Isang mapagpalang araw po sa inyo. Wala na pong paligoy-ligoy pa. Isa po akong tambay noon sa lugar namin at masasabi kong siga ako nung time na yon. Palagi akong nag-aamok sa tuwing malalasing ako. Naghahanap ako ng away kapag medyo hindi maganda ang aking modo. Alam na alam kong mali ito, pero sa maniwala kayo o hindi, ito yung pag-uugali ko talaga noon. Hindi naman po ito sa pagmamayabang. Sinasabi ko lang sa inyo kasi parte po ito ng kwento at karanasan ko. Yung tawag sa akin ng mga kaibigan ko noon ay Ampon. Mula pagkabata, yung kinilala ko talagang nanay ay yung tiyahin ko. Kapatid ng totoo kong nanay. Siya po talaga yung nag-alaga sa akin simula nung bata ako hanggang sa nagbinata ako. Subalit nung sinabi sa akin ni tiyahin ang katotohanan, ay dito nagbago ang pananaw ko sa buhay. Bumalik yung mga paratang, biro at panunukso ng mga kaibigan ko na hindi nga ako tunay na anak ng aking tiyahin. Sinisi ko noon si tiyahin kasi malaki yung naging epekto sa akin. Naghalo yung kalungkutan at galit sa sarili ko at kung bakit ako inabandona ng mga totoo kong magulang. Mahirap ipaliwanag at bilang binata na hindi pa masyadong nakakaintindi sa mga bagay-bagay, galit at puot yung nangibabaw sa akin. Naging tambay ako, kuminto sa pag-aaral, naging suwail at masasabi kong naging siga sa baryo namin. Ito yung mga panahon na parang nawawalang tupa ang dating ko. Wala ako sa sarili ko, pero hindi po ako gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Alak at yosi lang talaga ang naging bisyo ko noon. Siguro kung gumagamit ako noon ng ipinagbabawal na gamot, hindi nyo na madidinig ang kwentong ito. Araw-araw, nasasangkot ako sa kaguluhan. Dumadayo din po kami ng mga barkada ko sa ibang baryo para magdisko. Minsan, napapaaway din ako ng dahil sa babae. Takot din po yung mga kabataan noon sa akin sa baryo kasi isang pagkakamali lang nila ay talagang hahamunin ko ng suntukan. Hindi ito pagmamayabang. Ibinabahagi ko lamang ang karanasan ko. Pinagsisihan ko ito at maling-mali ito. Kung may nakikinig na kabataan ngayon, huwag niyo akong tularan kasi hindi maganda ang pag-uugaling ito. Naniniwala ako sa kasabihan na lahat ng tao ay merong katapat. Nakilala ko itong isang babae na nagbago ng buhay ko. Sa pagkakaalala ko, ako ay nasa 20 anyos nung time na yon. Nakilala ko siya sa isang diskuhan. Siya rin ang pinakaunang babae na nagpatibok ng puso ko. Yung tipong sa tuwing makita ko siya ay nakakaramdam ako ng kaba. Sabi ko sa isip ko, baka pumapag-ibig ako nung time na yon. At pagkatapos ng gabing iyon, ay nagtanong-tanong ako sa mga kaibigan kong nakakakilala sa babaeng ito. At alam nila kung saan ito nakatira. Isang umaga, ay nagpatulong ako sa tambay sa baryo namin. Meron akong dalawang kaibigan na marunong kumanta at magitara. Kaya hiningan ko sila ng pabor na kung pwede, haharanahin namin ang babaeng nakilala ko sa diskuan. Pinagtawanan nila ako noon kasi iyon ang unang beses na humingi ako ng pabor sa kanila tapos sa panliligaw pa. Hindi nila ako matanggihan kasi marami na rin ang naitulong ko sa kanila, mapatrabaho man o pinansyal. At siya nga po pala, yung nanay ko noon ay may iniwang pamana sa akin kasi yung lolo at lola ko noon ay merong hasyenda sa lugar namin. Pero naibenta na po iyon. Nung naibenta daw ito, hinati-hati po kina nanay ang halaga. Nalaman ko din kinatiyahin na meron ng sariling pamilya si nanay sa ibang bansa. Yung tatay ko naman ay iniwan niya si nanay nung ipinagbubuntis pa lang ako. Kaya medyo may galit din po ako kay tatay noon. Pero ngayon wala na. Noon yun kasi bata pa ako. Pagpatak ng hapon noon ay dumayo kami sa lugar ng babaeng ito. Tawagin po natin siya sa pangalang Mila.
Pagdating namin sa bahay nila ay tamang-tama na meron ding umaakyat ng ligaw. Alam kong mayaman po siya kasi yung suot niyang damit ay pangmayaman. Yung mga bulaklak na hawak-hawak niya ay medyo madami. Naku, may nauna. Sabi ng kaibigan kong gitarista. Sige lang, magpatuloy pa rin tayo. Sagot ko sa kanya. At yun nga Sir Chris, sinimulan namin ang paghaharana. Habang si Mila at ang nanay at tatay niya ay nakangiting nanonood sa amin. Yung lalaki naman noon ay nasa loob ng bakuran at nakaupo sa harap nila. Pagkatapos naming mangharana ay pinapasok nila kami at pinaupo sa katabi lang ng lalaking naliligaw. Nakilala din daw ito ni Mila sa diskuan na kung saan din kami nagkakilala. Parang tinadhana noong sandaling iyon kasi magkasabay pa kaming umakyat ng ligaw para makilala namin ng lubusan si Mila. Dito na nagtanong yung tatay ni Mila kung taga saan kami, ano yung trabaho namin at kung sino yung mga magulang namin. Sinagot ko ang lahat ng katanungan pero yung lalaking nanliligaw din ay parang nagdadalawang isip na sabihin kung saan ito nakatira. Binanggit din niya ang pangalan ng nanay at tatay niya pero sa tingin ko gawa-gawa lang niya iyon. Naging tambay ako Sir Chris. Alam ko kung nagsisinungaling ang isang tao sa akin. Marunong akong kumilatis sa isang tao. Mabigat yung pakiramdam ko sa lalaking ito. Kaya ko din namang makipagsabayan sa iba pero hindi sa lalaking ito kasi alam kong may kakaiba sa kanya. Sa tuwing kakausapin siya ng tatay ni Mila ay hindi ito makatingin ng diretso sa mga mata. Nakayuko lang ito at palingon-lingon na parang nababalisa. Noong time na to ay naninigarilyo ako. Palagi kong bitbit ang isang kaha ng Yossi at isang posporo. Nagsindi ako ng Yossi. Mas mabuti ng totoo ako sa nililigawan ko. Mas mabuti ng makita ng nanay at tatay ni Mila kung ano yung bisyo ko. Nagulat kaming lahat. Nung pagsindi ko ng posporo, ay umatras yung lalaki. Yun bang nagulat sa kislap bago umapoy? Takang-taka talaga kami noon at syempre nagulat din. At nung una, binaliwala namin ito. Maya-maya lang, humingi ng posporo yung tatay ni Mila at nakita kong meron siyang tabako. Yung dahon po talaga na pinatuyo at sinindihan niya ito. Maganda yung pakikitungo sa amin ng nanay at tatay ni Mila. Ganon din sa lalaki. Naging maganda ang usapan namin nung hapon na iyon. At bago magtakip silim, ay umuwi na kami. Makalipas lang ang dalawang araw, isang madaling araw, ay nagising ako nang dahil nanaginip ako ng masama. Nanaginip ako si isang babae at nag-iwan ito ng mga salitang, "Pag hindi ka tumigil, babalik-balikan kita dito." Ito yung mga salita na talagang natatandaan ko magpahanggang ngayon. Usually alam naman natin na malilimutan natin yung panaginip. Pero yung panaginip na iyon ay natatandaan ko pa rin. Pinagpatuloy ko ang panliligaw at sa isang linggo, 3 beses akong pumupunta kina Mila. Nagsisibak ako ng kawi doon, nag-iigib ng tubig at nagluluto. Kasi marunong din po akong magluto. Pero ayon naman sa tatay ni Mila, yung isa pang manliligaw ay parang hindi makabasag pinggan. Halatang halata na galing si isang mayamang angkan. Kada linggo din Sir Chris, napapanaginipan ko ang babae at nagiiwan talaga ng banta sa akin. At sabi ko, mukhang hindi na maganda ang nangyayari. Kasi sa tuwing napapanaginipan ko siya, ay gigising ako at parang lalagnatin. Napapansin ko rin na yung tiyahin ko ay unti-unti ring humihina at nagiging sakitin. Wala din po siyang asawa at mga anak noon nang dahil daw sa akin. Noong time na to,
unti-unti na rin nagbago ang aking ugali. Tinalikuran ko na ang pagiging tambay at unti-unti kong tinalikuran ang Yossi. Makalipas ang 2 buwan, dumating itong araw na sinagot ako ni Mila. Akala ko talaga tatagal pa ng 1 taon ang panliligaw ko sa kanya. Kasi base sa nakikita ko sa kanila, formal silang tao at may respeto sa kapwa. Makadiyos din po sila. Nung sinagot niya ako, ang saya-saya ko noon. Parang tatalon ako sa balon at aakyat pabalik. Ibinalita ko ito kay Tiyahin at masaya si Tiyahin para sa akin. Yun nga lang, unti-unti kong napagtanto na nanghihina si Tiyahin at nagkakasakit. Hindi rin po siya nakapagtrabaho ng maayos nang dahil sa hindi maipaliwanag na karamdaman. Hanggang sa 1 araw, naikwento ko ito sa mga magulang ni Mila. At yung sinabi ng nanay niya sa akin, gusto niyang makita si Tiyahin at kumustahin para magkakilala din po sila. Pumunta kami sa bahay noon at tinignan nila ang kalagayan ni Tiyahin. At ang sabi ng nanay ni Mila na hinding-hindi ko makakalimutan, kinulam ka. Nagulat din po ako kung bakit may isabi iyon ng nanay ni Mila. Yun pala, isang manggagamot yung nanay niya. Dito nila sinabi sa amin kasi nagtitiwala din daw sila sa amin. At yung lalaking kasabay kong nanligaw kay Mila ay may lahi talagang aswang ayon sa nanay niya. Kaso nirespeto daw nila ito kasi nagbibigay din ito ng respeto sa kanila. Pero noon pa man ay wala na daw balak si Mila na sagutin ito. Dito ko na kinuwento yung mga napapanaginipan ko at ang sabi ng nanay ni Mila, dapat noon pa man ay nagsabi na daw ako pati na sa kalagayan ni Tiyahin. Eh Sir Chris, hindi ko naman alam na manggagamot pala yung nanay ni Mila kasi napakasimple niyang tao. Kaya pala sa tuwing pupunta ako doon sa bahay nila ay marami talagang tao doon na lumalabas. Ang nakakagulat pa, yung mga nakikita kong tao sa loob ng bakuran ay hindi nakikita ng mga kaibigan ko. Sabi ng nanay niya, mga kaibigan daw niya ito, pero hindi nga lang sila normal na mga tao. Ginamot ng nanay ni Mila si Tiyahin, pinapahirapan daw ito ng 1 babae, yung babaeng napapanaginipan ko. Lumipas sa 1 araw, nakikita ko nang umiigib ng tubig si Tiyahin. Naging masigla ito na kung ako ang tatanungin, malayong malayo sa dati niyang sigla. Sabi pa ng nanay ni Mila ay huwag daw kaming mag-alala kasi hindi na daw kami gagambalain ng babae na nasa panaginip ko noon. Makalipas ang 2 taon, nabuntis ko si Mila. Yung mga pamana sa akin ni nanay ay binigay sa akin ni Tiyahin. Bumukod talaga kami noon. Nagpatayo ako ng maliit na tindahan sa bayan. Nag-alaga kami ng mga manok at naging supplier din po ako noon ng mga balot sa lugar namin. Naging payak, tahimik at magandang naging buhay namin ni Mila. May naaalala din ako Sir Chris na sa tuwing pupunta sa bahay yung nanay ni Mila ay nakakaamoy ako ng mabangong bulaklak. Tapos yung anak ko ay merong nakikita sa paligid. At patawa-tawa ito. Naging mabuting tawa ko nang dahil kay Tiyahin, kay Mila at sa anak ko. Nagbalik loob din po ako sa Diyos natin. Hanggang dito na lang po.